Ikadalawamputsiyam ng Agosto, Huwebes, ang paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasala ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talagang ang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin. Iginagalang nga ni Herodes si Juan, kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan, gayon may gusto pa rin niya itong marinig. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiha naman sa kanya si Herodes. Sinabi ng hari sa dalagita, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hilingin mo, kahit na kalahati pa ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" At sumagot naman ito, "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinuntahan ng hari at sinabi, "Gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nasaktan ng hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang guwardiya na dalihin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, iniligay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil sa sinumpaan niyang pangako, ngunit ayaw niyang tumanggi. Nalagay sa alanganin si Herodes sa tagpo sa Ebanghelyo ngayon. Bilang hari, kailangang tuparin niya ang salitang kanyang binitiwan. Subalit bilang tao, kailangang marinig niya ang salita ng Diyos. Ika nga, word of honor or word of God. Ito ang madalas na humahamon sa atin sa araw-araw. Kahiyaan na. Kaya naman, kahit labag sa ating konsyensya, dahil nasabi mo na, itutuloy mo na lang. Ngunit, hindi nalulugod ang Diyos sa atin tuwing binabaliwala natin ang kanyang salita. Sa huli, mapasayaman natin ang mundo. Mananatili tayong malungkot dahil sa kaibuturan ng ating mga puso. Alam nating hindi natin tinutupad ang kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, sa katarungan mo, iligtas ako, hanguin mo ako. Huhusgahan tayo ng mundo dahil pinili natin ang Diyos. Subalit, ang katarungan ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa katarungan ng tao.